Idol, magandang araw sa inyong lahat. At ngayon mga idol, tayo ay magpapalit ng ating desk mga idol. Kasi ang ating desk ay maliit na. So kailangan na natin palitan kasi pag nagkasa tayo, pag ganito nakaliit, sasayad na siya sa makina. So mga idol, papalit tayo ngayon ng ating desk. Ito mga idol, maliit na kasi ito. Kung akala nyo, tingin nyo dyan sa video, ay medyo malaki pa. Pero dito sa actual mga idol, maliit na to. Malaki lang sa video dahil naka-zoom. Kaya ngayon, papalitan natin to mga idol. So, tatanggalin muna natin to para ipalit natin tong bago. Ito yung bago mga idol. Oh. Yan. Ang pangalan ng mga idol, Hitachi. Yan, Hitachi yan mga idol. Sa mga nagtatanong kung anong cutting disc ang gamit ko, ito po ang gamit ko ay Hitachi. Ang sukat niya ay 7. Yan po ang ating gamit na cutting disc. Ito po ay nakukuha, na-order po lamang sa Lazada. Kasi dito sa Batangas, sa Tuwi, wala po ikaw mabibili dito. Sa mga hardware dito, wala po tayong mabibili. Kaya in-order po namin ito sa Lazada. Meron naman ito sa Lazada mga idol. Hitachi cutting disc, number 7. So ngayon mga idol, papalitan muna natin ito para magagawa tayo ng lagari mamaya. Mamaya mga idol, ituturo ko rin sa inyo kung paano magawa ng lagari. Mamaya mga idol, simalit pa natin ating desk, papalitan muna natin para maganda ang gawa natin lagari at maganda ang pagkangipin. So, ulit mga idol, papalitan na natin, tatanggalin ko muna ito. Diyan na muna kayo mga idol. Panuulin niyo muna kung paano magkabit ng ating desk. Ang gamit natin pag natanggal tayo nito, gamit tayo ng vice grip. Kasi dito sa kabila, wala po siyang tulog, walang thread. So, kailangan ng vice grip. Binog po kasi ito ang A. Gamit tayo ng vice grip sa kabilang side. Tapos dito natin nga ito, ang gamit nating open, ito gamit nating back wrench ay number 19. Sukat ng ating tornilyo ay 19. Tanggalin muna natin ito. Pag-asa mga idol, ito lamang ang pinakamahirap. Pag nag-asa ka ng lagari, hindi gaganda ang hasa mo kung ang iyong cutting disc ay bingkong o hindi tuwid ang pagkakabit. So kailangan, pag nagkabit nito mga idol, kailangan tuwid. Sa mga nagtatanong, paano daw namin ginawa? Makapagkasya itong cutting disc dito sa EA kasi ang EA talaga ng bench grinder maliit. So ang cutting disc natin mga idol malaki ang butas. Ang ginagawa namin mga idol, nilagyan namin ng bushing yan, pinaikutan lang namin ng tip yan para magsakto dito, para pagpasok natin hindi siya magaywang-gaywang pataas baba, hindi ganoon, hindi masasayang ating cutting disc. So pagpasok natin doon, so kusak siya dito sa butas. Ito mga idol, oh. Here. Yan. Yan mga idol, kung napapansin nyo, swak na swak sa butas. Walang kawang yan, kasi nilagyan nyo natin ng busing. Ngayon, nalagyan na natin ng washer. Ito lang mga idol, ang mahirap sa pag-aasa ng lagari, ang pagkabit ng ating disk. Kasi dito, nakikita ang ganda ng asa. Kahit magaling ka maghasa, kung yung cutting disc ay bingkong, gaywang-gaywang pagkakabit, hindi talaga maayos ang ipin ng lagari. Kaya kailangan dito, kailangan tuwid ang pagkabit mo. Walang gaywang kahit kunti. Style ko naman ito mga idol, diretso na ako higpit. Yung iba kasi nagkakabit, higpitan ng kunti, align. Tapos, higpit uli, align uli, higpit uli, align. Eh, pag ganun mga idol, eh, para sa akin mabagal. Yung ginagawa ko, inihigpitan ko siya na sagat bago ko sa putukin para isang align lang. Kung napapansin niyo, hindi pa magandang ikot niya, medyo gumaganyan-ganyan pa siya kasi nga hindi pa siya na-align. No, medyo mayroon pang ano. So gagawin natin ng mga idol, tutuwid natin yan. Gamit ang plies, dito natin yan susukatin sa likod ng makina. Dito idol,
Para magkigaganyan natin siya. Saan yung sumabi? Ito lang natin yung pupukpukin. Kaya mga idol, sumabit siya dito. Dito na banda sumabit. So, didiin na natin ang likod. Pupukpukin natin yung harapan. Kunti lang. Ganyan lang. Tapos, ikot uli. Hanggang sa wala nang sumabit. Ayan, sumabit. So ngayon mga idol, lalagyan mo ng tanda kung yun ba laging sumasado. Lalagyan mo siya ng tanda. So may tanda na siya para hindi ka na maliligaw. Hindi na lang. Medyo maganda ang ating dish ngayon. Ito mga idol, talaga siya masalit sa may tanda na nilagay natin. Dahan-dahan na pagpukpuk, huwag mo basta pukpukin na malakas para hindi matagal ang pag-alain. Masalit talaga siya dito. Yan, 100%. Ganda ng ikot. Kunti-kunti na lang. Kunti-kunti pa. Idol, okay na, tuwid na ang kanyang gilid. So, ialayin na naman, tuturnoyin natin itong ilalim kasi tuwid na ang kanyang gilid. Ang kanyang ilalim naman ay hindi papantay ang bilog. So, tuturnoyin natin yan. Pansinin nyo, medyo may mataas. Gumaganyan siya. So, medyo mataas yung iba. Yan o. Pansinin nyo sa ikot. Yan o. Medyo gumaganyan siya. Ngayon mga idol, natin lang tuturnoyin. Tuturnoyin natin yan mga idol gamit ang diamond dish o cutting dish ng pang tiles. Ito yung ginagamit natin pang turno dito. Bakit ito ang ginagamit natin? Kasi ito mas matigas kaysa dito. So ito kasi mga idol, kumbaga bato lang ito. Ito naman bakal na gawa sa kondido. So ito ang ituturno natin dito para malibil yung ikot niya. Turnoyin natin mga idol. Ganito ang pagturno niya. Thank you.